kang kumanta, umawit, sumayaw, anything. Ano po, basta God's glory, God's name will be glorified. Nakikinig po ba tayo? Amin po ba? At gaganapin natin yon sa may yung pinagdausan ng ating church and radio anniversary, radio TV anniversary noong nakaraan. Doon tayo ulit sa Colon. Sino yung nakapunta ron? Taas nga po ang kamay. Na-bless ba kayo ron? Gusto nyo uli ron? Okay. So, kinuha na natin ang buo at mas marami at mas masarap na pagkain ngayon ang kakainin ninyo. Amen. Na sumasagot. Amen. Kung magdadala man kayo ng pagkain, siguro along biyahe na lang. Pero pagdating doon, wala na kayong bubuksan pang pagkain kasi yung pagkain o ordering doon para sa inyo yun. Amen. Kayo ang unang kakain. Amin po ba? Lalo sumasagot. So magdala tayo ng mga kasama natin, ano po, para sa church anniversary. Amen po ba? Amen. Pupunta tayong lahat. Amin po ba? December 7, Sunday po yun. Yan. At yun po yung araw at oras na naibok natin yung place na iyon. Yan. Sino yung nagpunta sa Colon nung nakaraang church anniversary? Yan. Sino yung na-bless nung nagpunta roon? Taas nga ang kamay. Pwede bang isa lang lumapit dito at magpatotoo sa naranasan ng radio anniversary? Pwede ba? Isa, kahit isa lang. Ayun, sige. Sige, anong pangalan, no? Bagamat yung iba, kami, kilala ka namin, o pero yung iba hindi kilala, wala din yung mga nakikinig at tanong. Anong pangalan at ano yung naranasan? Praise God, hallelujah. Ako po si Sister Elisa Halili. Noong pong nakaraang pagdala namin doon sa service na sa Colon, isa po ako doon sa Lumalo. Ipabahagi ko lang po yung naranasan ko doon. Kasi po nagtawag po si Pastor Ricky sa harapan, hindi ko daw po ng Panginoon lumapit. Tapos isa po ako doon sa Adil, lumapit po ako. Habang nagpipray po si Pastor, hindi po tumitigil yung pag-iyak ko. Sabi ko, ganun, bakit kaya? Sabi ko po. Tapos tinaas ko po yung kamay ko habang nagpipray siya. Nagpipray din po ako. Bigla na lang po may umihip na hangin. Hindi ko po alam kung ano yung hangin na yun. Pero dati ko na po naranasan yung hangin na gano'n. Kasi po nakadalo na rin po ako ng gawain ni Benny Hinn tsaka ni Dr. Morris Cerulo. Yun po naranasan ko na may tumama sa akin na hangin. Ganun din po yung naranasan ko. Sabi ko, hindi pala ako iba yung naranasan ko sa pag-pray ni Pastor Ricky. Ganun din pala ako yung naranasan ko yung sa akin. Pastor Ricky, ganun din pala ako yung naranasan ko. Kaya napakasalamat ako sa Panginoon. Naranasan ko na yung dating naranasan ko nung nasa abroad pa ako. Salamat po. Saan ka nakadalong gawain ni Benny Hinn at Morris Cerulo? Doon po sa Japan. Sa Japan. At yung naranasan mo sa kanila, naranasan mo rin sa akin? Doon sa inyo. Amen. Hindi tayo papahuli. Amen! Pagpataka na sa Panginoon Diyos sa Rosa. Hallelujah! Ang totoo lang, may prophecy, listen very carefully. Merong prophecy si Dr. Morris Cerulo and other men and women of God. Ang pinakamalakas na apostolic anointing in this final hour ay nasa Pilipinas. Yes. At kung paano ang Amerika, ang Canada, at ang iba pang bansa ang ginamit ng Diyos sa mga missionary work, sa mga evangelism, kung paano ang Korea ang ginamit naman patungkol sa mga mountain prayers, no? Prayer mountains, mga ganyan, I mean. Ang Pilipinas ang gagamitin ng Diyos sa pinakamalakas na apostolic anointing. May tao pa ho ba rito? Palakpakan natin ang Panginoon Diyos. Kung nga po nadakila ang Diyos, buhay po siya sa aking buhay. Kaya akin lang po, inakasin ko yun po na hanasang ko nung tumalo ako ng anniversary ng radio ng KOGM po. Naranasan ko po doon yung dati ko na naranasan na kung ano yung ginagawa mo sa Panginoon natin. Kasi po dati na sabi ko ako, nakatalo na rin ako ng service ko ni Dr. Morris Cerulo, ni Benny Hinn. Naranasan ko po doon yung may na hindi ko alam kung paano may paliwanag. Habang nag-pray po ako noon, nakaramdam po ako ng ihit ng hangin. So ngayon po, nung
naman po yung kay Dr. Maritim Lodge. Naranasan ko din po yung kay Pastor Ricky. Sabi ko po, hindi pala ako, iba-iba ako yung mararanasan na talagang galing sa Diyos. Naranasan ko nga din po yung paano sa naranasan ko dati. Ilang po? Si Patricia Tagman, taga-Kulong, Imbalibay Sina. Talaga pong tunay po ang gawain na na-attendan ko. Talaga pong ito na po yung church na natagpuan. Sa dinami-dami po ng churches na aking na-attendan. Ito talaga ang para sa akin po perfect. Tunay na pag-ilang po sa Diyos. Love in the kingdom. There's so much love in the kingdom.